Ayun, salita ko ng salita, wala palang sound. Amen. Salamat po sa inyong comments. Alright, so message natin yung iba na mag-start ng ating Bible study. Amen na sila ay makahabol. So as I was saying, mga kapatid, wala pala, naka-off pala yung mic ko. Sensya na. So, bukas po ay meron tayong communion service sa mga taga UPC Malabon. Communion service natin tomorrow. At tayo po mga kapatid ay magko-communion online. So, kanya-kanya per family na magpe-prepare ng bread and juice. Alas 3 po yan ng hapon, ang ating communion service. Iyan po ay para lang sa mga baptized in Jesus' name na member ng UPC Malabon. Amen. Alalahanin natin ang pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, sa di pagtatagal tayo mga kapatid ay magsisimula na sa ating Bible study. Welcome po kayong lahat sa ating Saturday Night Bible Study. Amen. At nawa na sa mabuting kalagayan ng lahat mga kapatid. Tayo po ay magpasimula na sa ating Bible study sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Let us pray mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Akila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang minsan pa kami ay makapakinig ng iyong mga salita. At salamat po sa maghapon na pag-iingat, paggabay, protection, provision, sa guidance, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin, sa aming pamilya. Panginoon, marami pong salamat. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Hugasan mo ng iyong banal na dugo ang aming mga puso at isipan. At lukuban mo ng iyong Santong Espiritu ang aming puso at isipan sa oras na ito. Humingi po kami ng karunungan ang gagaling sa iyo. Bigay mo po sa iyong lingkod na gagamitin. Wala po kami magagawa sa aming sarili. Sa aming ganang sarili ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Nakadepende lamang kami sa iyong biyaya, O Diyos. At ganyan din ang bawat makikinig ay pagpalaya mo na iyong salita. Ang ibang mga kapatid na wala pa po dito, dalhin niyo po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos sa gabing ito. Maraming po salamat, pangunahan mo po ang gawain. At sa iyo po na yung binibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. So, isang mapagpalang gabi sa lahat and welcome to our Saturday night Bible study. Amen. So, tayo po mga kapatid ay nasa pag-aaral. Ito po sa Book of Colossians, Study in Colossians, ito po ang ating series. At narito tayo sa unang linggo, mga kapatid, first week ng ating pag-aaral dito po sa Book of Colossians. At hindi pa natin natatapos yung chapter 1. So I guess aabutin tayo ng mga 3 weeks more or less bago natin matatapos, mga kapatid, ang buong aklat na ito. Amen. Pero wala naman tayong hinahabol, hindi tayo nagmamadali. So, we will take our time in studying this book. Ang aklat ng mga taga-Colossas, ito po ay sulat ni Pablo para sa kanila. Ito po ay epistle o sulat. At ito po ay nanggaling kay Apostol Pablo, binigay sa mga mananampalataya dito po sa Colossas. Amen. Ang Colossus ay isang syudad dyan sa Asia Minor, isa sa mga major cities doon, at ang church po dyan ay tinatag ni Epaphras na bunga ng ministeryo ni Pablo sa Epeso. Ang issue sa Colossus ay mga false teacher, mga philosophers na na-convert into Christianity, at sila ay they are combining their old beliefs with the Christian beliefs when they were converted. Yan po ang hirap, yan ang nangyari, mga kapatid, nung panahon ng mga apostol dito po sa church sa Colossus. Dahil yan ay isang Gentile city, marami po dyan na mga magagaling, matatalinong mga philosophers, mga aral, mga edukado, at ang ilan sa kanila na na-convert sa pagiging Kristiyano, yung kanilang naaral dati na mga pilosopiya, dinala nila sa Christianity. Kaya yung doktrina ng Christianity ay medyo nahahaluan ng ideas from Greek philosophy. At yan po ang issue sa Colossians Church. Kaya si Pablo ay sumulat para sila ibabalaan na huwag hayaan na ang doktrina na ipinangaral sa kanila ay mapalitan, mapollute, mga kapatid. Kaya narito sumulat si Pablo sa mga taga-Colossus. Yan po ang issue. Yan ang thesis. Ito po sa aklat na ito ng Colossians. So, natapos na tayo sa ilang mga verses ng book na ito. Let us proceed sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tapos na tayo sa 15, verse 16, verse 17, tapos na yan, 18. Amen. Dito na tayo sa verse 19. So, natapos tayo sa verse 18 kung saan sinabi ni Pablo na
ang Panginoong Yesus ang ulo ng katawan, siya ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan, mga kapatid. He is the beginning, siya ang pasimula, the firstborn from the dead, napaliwalag na natin last Thursday kung ano ibig sabihin ng firstborn from the dead, first fruit resurrection. Siya ang unang nabuhay na maguli, na wala ng kamatayan. At in all things, He might have the preeminence. Siya ang pinakadakila sa lahat ng bagay. Siya ang pinakauna sa lahat ng bagay. Siya ang nararapat at siya ang pinakamataas sa lahat ng bagay. Yan po sinasabi ni Pablo, mga kapatid. In all things, He might have the preeminence. Sa lahat ng bagay, siya ang pinakadakila, pinakauna, pasimula, mga kapatid. Yan po ang sinasabi niya dito sa mga ilang naunang verses na chapter 1 dito po sa Colossians. Amen. Praise the Lord. Then, in verse 19, we will proceed in verse 19. Ito po ang sabi ni Apostle Pablo, "For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell." Kinalugdan ng Ama na sa Kanya manahan ang lahat ng buong kapuspusan. Amen. So, ang Diyos, mga kapatid, ay sinabi dito na nanahan sa Kanya ang buong kapuspusan. Huwag tayong malito, mga kapatid, na ayan, may Father na naman, so may Son, so magkaiba ba sila, Pastor? Hindi po, mga kapatid. Ibig sabihin niya, nang nagkatawang tao ang Panginoon, ang Diyos ay nagkatawang tao, nanahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Dahil siya rin yun, mga kapatid. He is the manifestation of the God, of God in the flesh. Kaya sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan. And it is in accordance to the Father's will. Ito ay naaayon sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos, na siya ay magkakatawang tao. You see, mga kapatid, nang nagkatawang tao siya, hindi siya kalahating Diyos lang. Nang nagkatawang tao ang Diyos, mga kapatid, sa katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi siya kalahating Diyos lang. Hindi siya kalahating Diyos, kalahating tao, o yung tinatawag nila sa Greek mythology na demigod. Hindi po, mga kapatid, He is fully God and fully man. Siya po ay buong Diyos at buong tao. Hindi po half-half. Hindi po siya half God, half man. Hindi po. All the fullness dwell in Jesus. Siya po ay Diyos at buok ang Kanyang pagka-Diyos nang siya ay pumarito sa lupa. Ngunit, na kumbaga natatalakbungan ang Kanyang buong kalwalhatian na hindi niya inihahayag na talakbungan ng Kanyang makalupang katawan o yung Kanyang laman, mga kapatid. Pero all the fullness was dwelling in Him. Kasi imagine, mga kapatid, kung ang Father and Son ay magkaiba, ano pa ang natira sa Father if all the fullness of the Godhead is in Jesus? Kung magkaiba sila, ano pa ang natira sa Ama kung lahat ng buong kapuspusan na nanahan kay Jesus? Then, wala ng Father. Kasi buong kapuspusan na nananak kay Jesus kung sila ay magkaiba. Ibig sabihin, mga kapatid, they're just the same. Isa lang, mga kapatid, ang Diyos. Ang Ama ay siyang anak dahil ang Ama ay nananahan sa anak at ang anak ay nananahan sa Ama. Sabi sa John chapter 14. Kaya dyan yung buong kapuspusan, mga kapatid, kasama dyan yung Ama na kay Jesus. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5, "To wit, God was in Christ, reconciling the world unto Himself." Ang Diyos ay napasa kay Kristo. Kaya hindi po siya nasa Godhead. Hindi siya second person of the Godhead. Hindi siya second person of the Trinity. Or hindi siya ikalawang persona ng pagka-Diyos. No, ang buong pagkapuspos ng pagka-Diyos ay na kay Jesus. All fullness dwell in Him. He is not part of the Godhead. The whole Godhead, the fullness, the all fullness of the Godhead is in Jesus, mga kapatid. Nasa Kanya.
At ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos na sa kanya manahan ang buong kapuspusan, mga kapatid. You see, nasa, sabi ng Bible, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan nasa Panginoong Yesus, nasa kanya ang karunungan. He is the wisdom and power of God, mga kapatid. Nasa kanya ang karunungan, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasa kanya rin ang pangalan. Kung magkaiba sila, ano pang natira sa Ama? Wala na. Kung magkaiba ang Ama at Anak, ano pang natira sa Anak? I mean, sa Ama, mga kapatid, kung lahat ay nandun na sa Anak. All the fullness of the Godhead dwells in Him bodily. Wala nang natira sa Ama. Kasi nasa kanya lang lahat ng kapangyarihan, nasa kanya mga kapatid ang kaluwalhatian, yung pangalan nasa kanya. Kung magkaiba sila, eh di naubos na yung nasa Ama, wala na, ubos na. Paano pa naging Diyos yun kung wala na siyang kapangyarihan? Empty na siya. But we need to take note, mga kapatid, we need to understand na it is not so dahil hindi naman sila magkaiba. Sa kanyang pagkatao lamang, may ginampanan ng Panginoon bilang tao. But Jesus is God. Yan ang sinasabi ni John sa John chapter 1. The Word was with God and the Word was God. Amen. So sabi niya dyan sa verse 19, gustong linawin ni Pablo sa kanila na all fullness, hindi lang all, mga kapatid, binanggit din yung word na fullness, all na fullness pa. All the fullness dwell in Jesus. It dwell in Him. Amen. Nasa Kanya lahat, mga kapatid, ng kapangyarihan. Kaya nga, ang ating Diyos, mga kapatid, He is the great I am. Diba? I am the, sabi niya, I am the bread of life. I am the living water. I am the door. I am the way, the truth, and the life. Before Abraham was, I am. I am the resurrection and the life. Amen. He is the great I am. Ibig sabihin, whatever we need, He is the great I am. Amen. Di natin kailangan tumawag sa ibang Diyos kapag tayo may sakit. Ibang Diyos kapag mayroong pangangailangang pinansyal. Ibang Diyos para sa paglalakbay habang nasa dagat. Ibang Diyos na naman para sa ulan. Ibang Diyos para sa hangin. No. He is omnipotent. He has all the power. All fullness dwell in Him. Amen. He has all the power. All the fullness of Godhead. And in verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ano, sa verse 20, siya po ay gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ito yung sinabi sa Isaiah 53 that the chastisement of our peace was laid upon Him. Kaya po tayo nagkaroon ng kapayapaan because yung chastisement o yung parusa para sa ating kapayapaan ay sa Panginoon, mga kapatid, iniatang. So, He made peace through the blood of His cross. Kaya yung sinabi, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 5, reconciling peace, mga kapatid. There's no true peace outside the cross. Wala pong totoong kapayapaan labas sa krus ng Kalbaryo. The only way we can have true peace is through the cross of the Lord Jesus Christ. Ang isang taong hindi pa reconciled sa kanyang Creator, he doesn't have true peace, mga kapatid. Wala siyang totoong kapayapaan kapag hindi pa siya reconciled, hindi pa siya naipagkasundo sa kanyang manglilikha. So, by the blood or through the blood of His cross, He made peace. By Him to reconcile all things unto Himself. You see, mga kapatid, lahat ng bagay ay pinagkasundo
sa kanya rin sarili. Kung tayo nagkasala sa Diyos, sa Ama, kailangan tayo ipagkasundo sa kanya. Pero dito, mga kapatid, makita natin, He reconciled all things unto Himself. Dahil siya rin yun, mga kapatid. God was in Christ, sabi sa 2 Corinthians chapter 5. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Bagay man dito sa lupa, bagay sa langit, mga kapatid, lahat ay ipinagkasundo sa kanya. Him, all things, reconciled unto Himself. Then, verse 21, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Alam niyo, mga kapatid, itong chapter 1, pati yung chapter 2 ng Book of Ephesians ay very connected. Napaka-raming similarities na matatagpuan tayo. Itong alienated and enemies, yan po ay mga ginamit niya rin na term sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. You were sometimes aliens, strangers, from the commonwealth of Israel. Nalala niyo yung turo na yan, mga kapatid? Dito sa Colossians, hindi po ginamit niyang term. You were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. Tayo po ay mga aliens. Yan, sabi dyan. Ibig sabihin ng alien ay hindi ka taga doon sa lupain yun. Tayo po ay mga taga-ibang bayan, foreigners, sa kaharian. Hindi po tayo taga-loob, mga kapatid. Hindi tayo Hudyo. We were aliens. We were enemies. Tayo po ay hindi lamang estranghero, kundi kaaway ng Diyos. Because sabi ng Romans chapter 8, ang carnal mind is always in enmity against God. It cannot be subject to the laws of God. Sa Romans chapter 8, sabi din ni Pablo na ang carnal na isipan, ito po ang makamundong isipan, ito po ay nasa pakikipag-alit laban sa Diyos. Kaya mga kapatid, ano, huwag tayong magkaroon ng carnal mind. Tignan nyo sa Romans chapter 8. Allow me to put that on the screen. Romans 8. Ayan, verse 6 and 7. Ituloy na natin sa verse 8. Romans 8, 6 to 8. Ito ang sabi ng Bible. Romans 8. Ayan. Tignan nyo sa screen nyo, mga kapatid. Ito, tandaan natin ang mga salita na yan ng Panginoon. Romans 8, 6 to 8. For to be carnally minded is death. Ang maging carnal daw ang kaisipan, ito ay kamatayan. Kamatayan. Hindi sinabi dyan na it leads to death or it will result to death. No, it is death. For to be carnally minded is death. Ito po'y kamatayan on itself. Kaya yung ating mind, mga kapatid, ay kailangan matanggal yung karnalidad. It is death. Patay, mga kapatid. Kamatayan kapag ka ang ating kaisipan ay karnal. Ibig sabihin ng karnal, mga kapatid, no, nanggaling sa word na karne. Yeah, ibig sabihin ng karne, laman. Pag makalaman ang ating isipan, karnal. Ano yan? Death. Kamatayan. Kaya protektahan natin ang ating isipan, mga kapatid, ano? Na huwag maging carnally minded. To be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Ang maging spiritually minded, ito po ay buhay at kapayapaan. Kaya dapat, mga kapatid, yung isipan natin, matrain natin to be spiritual.
Huwag maging carnal, mga kapatid, ang ating kaisipan. Paano ba malalaman, Pastor, kung carnal ang isipan? Paano ba malalaman kung spiritual ang isipan? Madali lang yun. Sa naunang verse, sa verse 5, paano malalaman? Sabi doon, "For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit." Ang mga taong ayon sa laman, iniisip ay mga bagay sa laman. Ngunit ang mga taong lumalakad sa Spirito, iniisip yung mga bagay sa Spirito. So, what is on your mind? Sabi nga ni Facebook. What is on your mind? Carnal-minded ba or spiritual? Eh, sabi dyan, to be carnally minded is death. Train our minds na hindi po ito maging carnal. Mga kapatid, ano? Yung sinabi ni Pablo rin sa mga taga-Filipos na whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are with good report, if there be any praise, if there be any virtue, think on these things. Ang isipin, mga kapatid, yung mga bagay na mabubuti, mga bagay na totoo, mga bagay na tapat, mga bagay na dalisay. Yun ang isipin, mga kapatid. Bakit? To be carnally minded is death. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na yung mga negative thoughts, hindi na yan dadaan sa isipan natin. Lagi yan dadaan. Sabi nga lang, naalala ko yung sabi ni Pastor, huwag mo lang padapuin at huwag mo lang hayaang magpugad. Maaring dumaan yan, mga kapatid, pero ang point doon, do not intentionally dwell in them. Huwag nating hangarin or intentionin na manahan sa ganong kaisipan. Kaya palitan, sabi nga sa Romans 12 verse 2, be ye renewed or be ye transformed by the renewing of your mind. Yan, because to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Pag spiritual lang is kaisipan natin, mga kapatid, ito po ay buhay at ito po ay kapayapaan. Eh sabi niya sa verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ang carnal mind daw, mga kapatid, ay nasa pakikipag-alit laban sa... Gusto ba natin makipag-alit sa Diyos? Alam niyo, mga kapatid, may mga tao na iniiwasan tayo na maging kaaway natin. Dahil mahirap pag naging kaaway sila. E dito, mga kapatid, alam niyo kung sino kaaway na natin kapag kakarnal ang isipan natin? Ang Diyos. Ang carnal mind is enmity against God. Kaya hindi ka makatulog, hindi ka makapagpahinga, hindi ka, wala kang kagalakan kapag ka carnally minded. Why? It is enmity against God. Hindi lang po yan malayo sa Diyos. So malayo ako sa Diyos ngayon kasi yung isipan ko ay carnal eh. Nasa laman. Kapatid, hindi ka lang malayo sa Diyos. You are in enmity against God. Yan ang katotohanan ng Bible. If we will put it plainly, a carnal mind is enmity against God. It is not subject to the law of God. Alam niyo, mga kapatid, kapag ka nag-develop tayo ng carnal mind, that mind will not subject itself to the law of God. Neither indeed can be. Hindi yan magpapasakop sa kautusan ng Diyos. Yung kaisipan na karnal, hindi yan nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Lagi yang may dahilan, lagi yang may palusot, lagi yang, mga kapatid, mayroong reason para hindi magpasakop sa kautusan ng Diyos. Lagi yang may rationalization, mga kapatid, na hindi magpasakop sa kautusan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano, isa po yung danger. Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. Yung ano, Pastor, yung irrationalize yung kasalanan. Anong sabihin ng rationalize? Yung makaisip ng magandang dahilan
para mailusot kung bakit nagkasala. Rationalization. Huwag, mga kapatid. Dahil kapag ka naisipan natin yan ng magandang lusot, kung bakit yan nangyari, bakit natin yan ginawa, magiging habit na yan, magiging stronghold na yan. Sometimes what you need is just one good reason. Kapag nakahanap ka ng rationalization sa kasalanan, hindi, ginagawa ko lang naman to kasi dito, dahil dyan, dahil ganyan. Hindi naman to kasalanan kasi ganito, ganyan. Sabi nga sa Bible, ganito, ganyan. Huwag, mga kapatid, huwag. Si David nga eh, si ganito nga eh, si Noah nga eh, si ganito nga, ganito rin ginawa nila eh. Do not rationalize your sin, mga kapatid, dahil sign yan, mga kapatid, ng carnal mind. Not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayaw magpasakop sa kautusan ng Diyos. Ayaw magpasakop. Sabi ng John chapter 3, the people reject the light because they love darkness more than light. Because their deeds were evil. Bakit ang mga tao nire-reject, mga kapatid, ang salita ng Diyos? Ang dahilan, mga kapatid, bakit nire-reject ng mga tao ang salita ng Diyos? They love darkness more than light. Because their deeds were evil. Mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag dahil ang kanilang gawa ay masasama. At ang kadiliman ay nagtatago sa kanilang masasamang gawa. Tinatago nito ang kanilang masasamang gawa. Sa tingin nila, hindi lumalapit sa liwanag, mga kapatid, dahil natatakot na ang kanilang masamang gawa ay ma-expose, mga kapatid, or mahayag. Kaya ang mga tao nire-reject ang gospel. Hindi dahil hindi ang kapanipaniwala, no? Yung mga tao nire-reject ang gospel, sinasabi eh, kasi di naman yan nakakapaniwala. Parang di naman totoo yan. No, dahilan na lang yun, mga kapatid. Dahilan na lang. The real answer is they love darkness. They love their sin. Yan sabi si John chapter 3. Kaya mga kapatid, yung ating kaisipan, kailangan nating matrain na maging spiritual because it is enmity against God. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Pag nasa laman tayo, karnal tayo, hindi natin mapaluluguran ng Panginoon. Tandaan natin yan, mga kapatid, ano? Kahit pasabihin natin, taas-taas tayo ng kamay, kung karnal yung isipan natin, hindi natutuwa ang Panginoon sa taas-taas ng kamay natin. Hindi natutuwa ang Panginoon. Sabi dyan, no? They that are in the flesh cannot please God. Kaya ang Panginoon, tinatawag tayo sa sanctification, tinatawag tayo, mga kapatid, sa pag-aayos, sa pagpapakabanal. Eh, sabi ng Bible, eh, sabi ni James, iba? Purify your hearts, ye double-minded. Cleanse your hands. Huwag tayong makigaya sa sanglibutan. Huwag tayong maging karnal, mga kapatid. Ang pagiging karnal, kagaya ng nabanggit yan sa Romans 8, hindi lang po yan pagiging malayo sa Diyos. Hindi lang yan pagiging malayo. If we go back to carnality, yan po ay yan. Enmity against God. Enmity. Pakikipag-away sa Diyos. Mga kapatid. Because the carnal mind will not, it cannot, it will neither indeed can be subject to the law of God. So, we need to renew our mind. Sabi dun sa Romans 12:2. Sabi dun ni Pablo, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kaya kung karnal ang isipan,
Hindi lang kailangan niya na kaunting linis. Ang kailangan niyan, mga kapatid, ay transformation. Be ye not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. That is repentance. Pagbabago ng isip. Renewing the mind. Because carnal mind is enmity against God. Pakikipag-away. And you will not have peace. No, if you are in enmity against God. Kapag tayo po nasa pakikipag-away sa Diyos, wala pong magandang lugar na tahimik or anumang bagay sa mundong ito na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. If we are in enmity against God, against the Creator, we cannot have peace. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kailangan natin maipagkasundo, ma-reconcile sa ating Creator. Kaya sabi yan sa verse 20, ano, balikan ko yung verse. Paano tayo nagkaroon ng peace dahil lang sa dugo ng Panginoong Jesucristo? He reconciled all things unto himself, sa kanyang sarili rin. 2 Corinthians chapter 5, to wit, God was in Christ reconciling the world unto himself. By him, I say, whether they be things on earth or things in heaven. Sa pamamagitan ng Panginoon, na-reconcile lahat. Naipabalik loob lahat. Naipanumbalik. Naipagkasundo. Mga bagay man sa langit o sa bagay sa lupa. Then in verse 21, and you, at dito na pala tayo kanina, that were sometimes alienated. He was talking to the Colossians. Nakikipag-usap siya dito sa mga taga-Colossas. Kayo, mga taga-Colossas. And by application, nakikipag-usap siya sa atin. Tayo na dating mga alien, mga taga-ibang lupa. And enemies in your mind. Eh, nabanggit natin kanina. Paano tayo naging enemies in our mind? Carnal mind is enmity against God. Tayo po ay naging mga kaaway ng Diyos. Mga rebelde. Ano? Yan po ang pinakamalapit na illustration. We were rebels before God. Mga kapatid, we were enemies in our mind by wicked works sa pamamagitan ng mga masasamang gawa. Yet, gayunpaman, now, He reconciled. Kahit tayo ay mga taga-ibang lupa, mga kaaway, pero ngayon, mga kapatid, tayo po ay ipinagkasundo na sa Panginoon. Ito nga yung sinasabi nila, yung programa ni Pastor, ano? Pangalan na? Pastor Santos? Louis Santos? Friends again. Dating kaaway, ngayon, friends again na. Bakit? Nagkaroon ng reconciliation. Pakikipagkasundo. Kaya sabi ni Pablo no 2 Corinthians, now we have the ministry of reconciliation. Dahil naipagkasundo ka na, kapatid, kung ikaw ay nanumbalik na sa Panginoon, nagsisi ka na, nagpabautismo ka na sa pangalan ni Jesus, tumanggap ka na ng Espiritu Santo, na-reconcile ka na sa Diyos. And now we have the ministry of reconciliation. Ngayon, meron na tayong trabaho or paglilingkod ng pakikipagkasundo. Yung mga kaibigan mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon, kailangan din nilang ma-reconcile. Kailangan din nila may pagkasundo ulit sa Diyos. At yun ang ministry natin. Kumbaga tayo yung middle, kumbaga hindi naman tayo yung middle talaga, isa lang ang mediator, si Jesus Christ. Pero kumbaga tayo yung spokesperson. Ano? Alam niyo yun, kapag yung rebelde, pati yung gobyerno, kailangan mag-usap, magkasundo, may spokesperson. Siya yung magsesettle ng meeting para makapag-meet, makapag-usap. Yan po ang trabaho natin nung tayo na-reconcile na. Pero dati tayong kaaway by our wicked works, naging kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon ay pagkasundo na tayo. That's why we have peace now. Bakit? Naipagkasundo ka na eh. Alam, pag may kaaway ka, kahit sinong kaaway mo, hindi ka makatulog, di ba? Kahit post nga lang sa Facebook, minsan hindi tayo makatulog.
pag may kaaway tayo. Lalo po kung kaaway mo ay Diyos. Walang kapayapaan. Pero ngayong naipanumbalik na, ngayon na naipagkasundo na tayo, meron ka ng kapayapaan. Verse 22. In the body of His flesh through death. Paano tayo nagkaroon, mga kapatid, ng pakikipagkasundo? Paano tayo na-reconcile? Alam niyo kung paano, mga kapatid? Sa pamamagitan ng katawan ng Panginoon, yung kanyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya sabi niya, di ba, kinuha niya yung tinapay, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Kaya nung namatay ang Panginoon, na nahati yung veil sa templo, mga katawan sa laman ng Panginoon na nahati, nagkaputol-putol, pinarusahan, pinatay dahil sa ating mga kasalanan. Doon lang po tayo nagkaroon ng reconciliation, ng peace in the body of His flesh through death sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. The chastisement for our peace was laid upon Him. Ang parusa para sa ating kapayapaan ay ipinatong sa Kanya, ipinataw sa Kanya, mga kapatid. Kaya tayo nagkaroon ng peace. Kasi God is justice, mga kapatid. Kailangang maparusahan ng kasalanan. Kaya hindi basta-basta tayo pinatawad ng Panginoon. Kasi He is justice, mga kapatid. God is the God of justice. At dahil Siya ay God of justice, kailangan ang kasalanan maparusahan. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, kailangan maparusahan lahat. Kasi pag hindi pinarusahan ng Diyos, hindi na siya God of justice. Hindi na justice yun, hindi na justisya yun. Kung basta na lang kalimutan ng Panginoon lahat ng kasalanan, He is good kapag ginawa niya yan, pero hindi na siya justice nun, hindi na siya just God nun. Kasi yung mga kasalanan, hindi na parusahan. Ang Diyos, para mapanatili ang Kanyang justice, mga kapatid, kailangan maparusahan lahat ng kasalanan. Kahit maliit, malaki, lahat ng kasalanan kailangan parusahan. So ano nangyari? Yung mga kasalanan na yon, nilagay sa katawan ng Panginoon. Doon ibinuhos ng Diyos ang parusa sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus, na-satisfy ang justice of God. Naibuhos doon yung justisya, yung parusa para sa kasalanan. At napatawad tayo. Wala pong kapatawaran. Eh yung sinasabi ng Hebrews chapter 9, ano? Na walang kapatawaran if there is no shedding of blood, there's no remission of sin. Kasi hindi po pwedeng ganun-ganun lang, Lord, patawad. Oh, sige, kalimutan ko na yan. Okay na yun. Paano yun? Walang hustisya doon. Nagkaroon lang ng kapatawaran dahil yung kasalanan na dapat tayo ang magbayad, binayaran ng Panginoon. Ibinuhos sa Panginoon yung parusa. Doon lang nagkaroon ng kapatawaran. Kaya without shedding of blood, there is no remission of sin. Pero salamat sa katawan at sa dugo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kapatawaran. To present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. You see, mga kapatid, namatay ang Panginoon para tayo ay i-present na banal, na tayo ay unblameable. Ano yung sa Tagalog ng unblameable dyan? Walang dungis. And unreprovable, walang kapintasan sa Kanyang harapan. You see, mga kapatid, ang Panginoon namatay sa krus para tayo ma-present na banal. Diba? Kaya kailangan nating magpakabanal. Kailangan nating mag-ayos ng buhay. Kailangan natin na sumunod sa Kanyang mga salita. Bakit? Hindi siya namatay sa krus para tayo ay magpakasanglibutan ulit. Ayan. The body of His flesh through death, to present you holy and unblameable in His sight. Para maipahayag tayo, maipresent tayo na banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya.
Yun ang gusto ng Panginoon, yun ang purpose ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 23, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Ang sinasabi dito ni Pablo, mga kapatid, may represent tayo ng banal, walang kapintasan, walang tunis, kung manatili tayo sa pananampalataya, grounded and settled. Mga kapatid, manatili sa pananampalataya. Maging faithful. Sabi nga ni Pastor Jerome sa kanyang preaching, the fullness of faith is, ano, palagay niyo, the fullness of faith is faithfulness. That's the fullness of faith. Diba? Binaligtad mo lang, fullness of faith, faithfulness. Ano sa Tagalog ng faithfulness? Katapatan. Pagtatapat. Continue in the faith, grounded. Sabihin, nakapanin, matibay, and settled. Kasi nga, tandaan natin ang context dito. May mga false teachers na kumakalat. Nung panahon nila, marami ng false teacher, lalo sa panahon natin, mas madami na. May mga philosophers na pumapasok sa church nung panahon na yan, na ang mga tao, mga Kristiyano, dinadaya. Nahuhumaling sila sa mga philosophers, sa mga philosophy. Ano mga kapatid? Marami yan, yung mga vain philosophy. Gusto ko ang gawing series yan, mga kapatid. Mga vain philosophy sa mundo, sa panahon natin. Yung mga karunungan ng tao na vain sa harapan ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng filosofo eh. Sa Tagalog, yung filosofo, hindi maganda, no? Ikaw talagang bata ka, filosofo ka. Parang lahat na lang, ng, ano, may sagot ka na, alam mo yan. Tawag na sa English, smart aleck. Filosofo. Pero ang talagang ibig sabihin ng philosopher, mga kapatid, ay lovers of wisdom. Philos, love. Sophia, wisdom. Noong panahon nila, ang daming mga philosophers na nagkalat. Magagaling magsalita, matatalino. Ganyan ang mga philosophers. Magaling sa logic. Ano? Magaling sa logic, magaling sa reasoning. Kasi yung kanilang leader, si Socrates, mga kapatid, yun yung kanyang inimbento na method ng pag-aaral. Yung Socratic method, yung tanong ng tanong. Bakit? Diba? Pagka sinagot mo ang tanong uli, bakit? 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 Magagaling sila sa logic, magagaling sila sa reasoning, magagaling sila, mga kapatid, sa philosophy nga eh. Magaling sila, mga kapatid, yung kaisipan nila sa reasoning and logic and all that. Kaya yung mga taga-Colossas, nahuhumaling, nadadaya, nahihikayat. Uy, magaling to ha. Matalino to ha. Galing nito magsalita, galing nito magpaliwanag, galing nito sa logic ha. Logic. Nahihikayat sila. Kaya si Pablo sumulat, no, mga taga-Colossas, continue in the faith. Grounded and settled. Manatili kayo sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa faith, ang nabasa natin sa Bible, through faith, we understand. Sabi sa Hebrews 11, verse 3. Through faith, we understand. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin na ang buong sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Through faith, we understand. Naunawaan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi yung we understand so that we have faith. Yung iba kasi, kailangan niya muna maunawaan. Yung iba, ayaw manampalataya, ayaw maniwala, ayaw manampalataya sa Panginoon. Gusto niya maunawaan muna.
Eh, paano ba nangyari yan? Ano ba nangyari dyan? Bago ko man ang palataya sa sinasabi mo, ano ba nangyari dyan? Paano nangyari yan? Ano mga kapatid? Ganun yung mga philosophers eh. Ganun yung mga magagaling sa reasoning, sa logic. Magagaling sila sa reasoning. Ano? Ano yung mga dahilan? Ano yung cause and effect? Bakit nangyari yan? So on and so forth. Magaling sila doon. But, mga kapatid, most of the things that we have sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, eh, yung sinabi sa Hebrews 11:3. Paano natin naunawaan yung mga bagay na yan? Through faith, we understand. Yung iba nga, di na natin naunawaan ng lubos, pero nanampalataya tayo. Diba? Di natin mapaliwanag. Pero, nanampalataya tayo, tapos naunawaan natin. Bakit natin naunawaan? Kasi nanampalataya. Alam niyo mga kapatid, minsan nauuna yung pananampalataya. Dapat talaga nauuna yung pananampalataya. Yung iba kasi gusto maunawaan muna bago manampalataya. Gusto muna ng explanation. Lord, explain mo muna sa akin bago ako manampalataya yung sinasabi ko. Hindi ganun mga kapatid. Ano? Sa pagsunod sa Panginoon, God does not owe us explanation to all things. Hindi po required ang Diyos na ipaliwanag sa atin lahat. Diba? Yan ang tanong ni Job eh. Sa book of Job, Lord, why? Lord, why? Bakit ako? Mabait naman ako, matuwid ako. Lord, sumagot ka. Bakit ito nangyayari sa akin? Matuwid ako. Sa mga huling chapter ng Job, sumagot ang Panginoon. Alam niyo kung ano sagot ng Panginoon sa tanong ni Job? Ang tanong ni Job, Lord, why? 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 Bakit? 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 Bakit ito nangyayari sa akin? Ang sagot ng Panginoon kay Job, I am God. Yun ang sagot ng Diyos kay Job. Pag binasa niyo yung summary, ganun ang sagot ng Panginoon. Nagtatanong ka kung bakit yan nangyayari sa iyo, kung ba't ko ginawa yan? Dahil ako ay Diyos. Ibig sabihin ng Panginoon, kaya niyang gawin lahat. At walang makakapagsabi sa kanya na, bakit mo ginagawa yan? Walang makakapagtanong sa kanya, Lord, ba't mo ginagawa yan? Teka, paliwanag mo nga, paliwanag mo, ba't mo ginagawa yan? Hindi po, mga kapatid. Diyos siya. Kaya sabi niya kay Job, nandun ka na ba nung tinatag ko yung sanglibutan? Nung tinatag ko yung lupa? Nandun ka na ba? Nung nag-aawitan yung mga anghel? Nung nilagay ko ang patatagan ng lupa? Yung mga anghel nagsisigawan, nag-aawitan sa galak? Nandun ka na ba, Job? Para tanungin mo ko kung bakit ko yung ginagawa. Para mag-question ka. Alam mo ba kung saan kumukuha ng pagkain yung mga usang ligaw? Alam ba kung saan nilalagay ng mga wild na mga ibon, yung kung saan nila nilalagay yung mga pugad nila? Alam mo ba, Job, kung saan? Alam mo ba yung dambuhala sa dagat na malaki? Alam mo kung gaano siya kalakas? Ang sagot ng Panginoon kay Job, Ako ay Diyos. You better trust. Tiwala ka na lang na ginagawa niya ang mga bagay na ito. May dahilan siya. And God does not owe na lahat ng kilos niya ipapaliwanag niya sa atin. Hindi po, mga kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, manampalataya ka na lang. Sa Panginoon, manampalataya ka. Sometimes God will explain. Sometimes hindi. Sometimes, kagaya na sinabi ng Panginoon, ngayon di nyo naunawaan, pero one day maunawaan ninyo. Sometimes yung explanation makukuha natin someday. Pero hindi lahat ng galaw ng Panginoon pinapaliwanag niya. So, ang point dito sa verse 23, sabi ni Pablo, manatili kayo sa pananampalataya na matibay.
Huwag kayong madaan sa mga magagaling na reasoning. Magagaling sa logic, magaling kung ano-anong mga teorya ang naiisip. Be settled in faith. Be grounded and settled in your faith. Manatili kayong matatag. Settled, ibig sabihin, hindi yung palipat-lipat, hindi yung, teka, maganda yata yun ah. Yun na lang yung turo na yun, yung pakinggan natin. Yun na lang yung gagawin natin doktrina. May nakita, may narinig na naman na mas maganda magpaliwanag o mas magaling magsalita. Parang okay yung paliwanag niya. No, be settled and grounded in faith. Be not moved away from the hope of the gospel. Huwag kayong mahila, palayo sa pag-asa ng ebanghelyo, which ye have heard and which was preached to every creature. Na ipangaral sa inyo, na pakinggan ninyo ang ebanghelyo. Na ipangaral to sa lahat ng mga nilalang sa ilalim ng langit. At akong si Pablo ay isang ministro ng ebanghelyong ito. Sabi ni Pablo, kasi yung Colossians, mga kapatid, hindi siya nagtatag niyan. Eh, alam niya ang naipangaral diyan. Kasi kilala niya si Epaphras eh. Naipangaral diyan eh, totoong gospel. Talagang yung unadulterated word of God. Eh, sasabi ni Pablo diyan, kasi nga, may mga kumakalat na mga philosophers. Yung iba kasi mga philosophers, alam niyo mga kapatid kung bakit nagkaroon ng Trinity Doctrine? Dahil sa mga philosophers. Yung doctrine na Trinity, wala po yan sa Bible. Nang Diyos, tatlong persona, wala po yan sa Bible. Alam niyo po kung paano yan nakapasok sa Christianity, yung doctrine na yan? Dahil sa mga philosophers. Yung mga filosofiya nila, isinama nila, dinugtong, o kumbaga kinumbay nila sa pagiging Kristiyano. Yung mga doktrina na wala talaga sa original doctrine ng Christians, na ipasok doon, na isingit. Kaya nagkaroon ng Trinity dahil dyan sa mga philosophers na yan, mga kapatid. Pag inaral niyo yung may isang book si David Bernard, yung History of the Christian Doctrine, inisa-isa niya doon. Yung mga tinatawag nila ngayon na church fathers, mga philosophers, hindi talaga mga Christian na talagang apostolic na galing sa mga sa yung aral nila may halo ng philosophy and more particularly Greek philosophy. Yung nga yung philosophy about logos, yan galing yan sa philosophy. Yung pangalawang persona, galing yan sa philosophy na ipasok sa Christianity. Sa Bible, wala namang Trinity, wala namang una, ikalawa, ikatlong persona. Wala yan sa Bible. Trinity, wala sa Bible. Pero yung idea kasi ng Diyos sa ilan sa mga philosophers sa Greek, sa Greece, ang idea nila sa Diyos ay masyado siyang mataas. Hindi siya pwedeng makipag-ugnayan dito sa material world. Naniniwala sila ang Diyos. Sobrang taas, nasa ibang dimension siya na hindi siya po pwede. It is impossible na siya ay makipag-ugnayan dito sa mundo natin, sa material world. Kaya ang ginawa niya, lumikha siya ng mas maliit na Diyos. At yung Diyos na ito, na mas maliit, ito yung lumikha sa sanglibutan at siya yung nakipag-ugnayan dito. Yan ang idea nila. Ngayon, nung naging Christian sila, nung na-convert sila, yung idea na yun, pinasok nila sa Christianity. Ah, yun ang Ama. At yung pangalawang Diyos na nanggaling sa Kanya, yun ang Anak. Pero hindi po yun ang God ng Bible. Sa Old Testament, ang Diyos nakikipag-ugnayan na sa tao. Diba? Sa Garden of Eden, nakipag-ugnayan siya, lumalakad siya sa gitna ng halamanan.
Nagpakita siya kay Abraham. Nagpakita siya kay Moises. Nakipag-usap siya kay Jacob. Yung idea na ang Diyos ay nasa mataas na lugar na hindi siya pwede makipag-ugnayan sa tao, idea po yun sa philosophy. Pero hindi yun ang God of the Bible. Ngayon, ipinasok nila yun. Kaya nagkaroon ng mga, yan, marami ng persona ngayon, patlo ng persona. Magkakaiba na. Kaya, agad dyan na muna tayo, no? Verse 23. Pero ang point dyan ni Pablo, huwag kayong matangay palayo sa hope of the gospel, sa pag-asa ng Ebanghelyo, which ye have heard. Narinig nyo na yan, naipangaral na sa inyo. Yung sinabi nga niya sa mga taga-Korinto na the foolishness of preaching. Alam niyo yung pangangaral, kahangalan sa mga Greek yan. Kahangalan yan sa mga marurunong sa mundong ito, yung preaching. Kahangalan yan sa mga marurunong sa mundong ito. Pero sabi ni Pablo, God hath chosen the foolishness of preaching to save. Ang pinili ng Diyos para magligtas ay yung kahangalan ng pangangaral. Eh sabi ni Pablo, napakinggan nyo na, pinanampalatayanan nyo na, naipangaral sa lahat ng Ebanghelyo, the simplicity of the gospel. Huwag na kayong matangay ng mga taong ito. Be settled in your faith. Be grounded in your faith. Do not move away from the hope of the gospel. Manatili sa Ebanghelyo. Amen. Kaya nga si Timoteo, sinabihan niya rin eh, sinabihan ni Pablo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, lumayo ka sa mga masyadong maraming kuro-kuro, ah, mga kwento-kwento, mga fables, mga kwento-kwento, mga genealogy, kung ano-anong mga inaaral na wala namang kinalaman. Lumayo ka sa mga ganyan, sabi niya kay Timoteo. Ah. So, pwede natin yung matalakay sa sulat niya kay Timothy. So, hanggang dyan na muna tayo, mga kapatid. Tutuloy natin tomorrow, verse 24. Kahit mabagal lang yung ating andar, usad, okay lang. Basta maunawaan natin, mga kapatid, ng mabuti at maayos. Dahil yan po ang dapat. Huwag yung ating sariling idea, kundi yung sinasabi talaga ng Bible. Ang matanggap natin, ang maipangaral. Huwag yung opinion ng tao, huwag yung idea ng tao, kundi yung Bible mismo. Kaya inaaral natin word for word, titingnan natin yung konteksto, nang hindi tayo maligaw, nang hindi tayo magkamali, na tayo ang maglagay ng sarili nating mensahe doon sa original na mensahe ng Bible na gustong ipaalam sa atin. Kaya inaaral natin. Okay lang, kahit ilang verse lang tayo ngayon. I think, 3 or 4. It's okay. So manalangin tayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Let's pray. Amen. Praise the Lord. Manalangin tayo. Praise God. So, let's pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Kagaya na sinabi ni Pablo, Panginoon, tulungan mo kami to be grounded, to be settled in our faith. Na huwag kami matangay ng mga kung ano-anong maling katuruan, ng mga pandaraya, ng kaaway, Panginoon. Mga maling doktrina. At bigyan mo kami ng malinis na isipan. Ang carnality, alisin mo, Panginoon. Gawin mo spiritual upang kami ay tuluyang magkaroon ng totoong kapayapaan sa aming puso. Because carnal mind is enmity, but the spiritual mind is life and peace. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng kaisipan na spiritual. Tulungan mo kami, hindi namin kaya sa aming sarili. We need your guidance. We need your help, Lord. Your Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Dalayan po namin ang pagpapala, pag-iingat. Provision, igawad mo po sa mga kapatiran ng UPC Malabon, ang mga nangangailangan ng kagalingan. Lord, we pray in Jesus' name, Lord. Ikaw po, ang magbigay ng kagalingan sa nangangailangan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazareth, claim healing in Jesus' name.
Kaya din po, pagpalain mo po, ingatan, gabayan ang mga kapatiran ng UPC Tondo at ang iba pang mga churches, mga kapatiran namin abroad at mga kaibigan, mga sabuhay na nakikinig sa Bible study nito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa aming pagtatapos, minibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. So, salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. At bukas po, Sunday service tayo sa mga nasa Tondo dyan. Umaga, meron tayo sa Tondo. Then, hapon, dito po sa UPC Malabon, tayo po ay merong gawain, alas 3. So, naka-messenger po ang mga taga-UPC Malabon bukas para magkita-kita tayo. Pero, ilalive po natin ito. Pasensya na po kayo last Sunday. Nagka-problema yung aming setup. So, hindi ko na na-live. Actually, na-live ko nung bandang dulo kaso dahil mabagal yung internet. Hindi maintindihan. So, binura ko na lang, mga kapatid. Pero, God help us na tomorrow magkaroon ng mas magandang setup para ma-broadcast natin live yung ating gawain. Kaya, attend kayo, mga kapatid. Makisama kayo sa amin sa panambahan bukas, alas 3 po ng hapon. Ilalive po natin. Isikapin natin sa biyaya ng Diyos na ma-live ang gawain bukas. Amen. So, last Sunday bukas, wala pa tayong face-to-face. For March, for May, itingnan natin. Amen. So, yan lang po mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig. Ang pag-iingat, gabay, pagpapala ng Panginoon ay sumayon niyong lahat. Hindi ko na kayo mababati isa-isa. Pero salamat po sa pakikinig. Bukas, magkita-kita tayo. The Lord bless you, mga kapatid. Tapos na po ang ating Bible study. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen.